Live na. Yeah. Pasok na, pasok. Live na tayo, live. Okay? Sai. Ba't ano man na sila? Nakamute ka, Sai, ah? Okay. Nakamute pala ako. Okay guys, welcome sa webinar. Okay, sa another training, okay, na makakatulong sa lahat. So, pasok lang kayo guys if may mga friends kayo na gustong umattend, gustong makuha ng value, okay, sa business nila or even sa life, just invite them here tonight because we are live. Okay, so mag-antay lang tayo ng mga a couple of minutes na makapasok yung iba. Okay, so good evening, Robert. Good evening, Elizabeth. Good evening, Ellison, Jerry, David, si Friend. Okay, good evening, Susana din. Good evening. Guys, pasok lang kayo. Okay. Kung excited na kayong matuto. Okay. Yan, nabubulol na ako kasi excited na din ako eh. May excited na kayo matuto tonight, guys. Mag-comment lang kayo sa chat box. Okay? Sa right side, may chat box dyan. Comment lang kayo kung excited na kayo, kung ready na kayong matuto. And make sure, by the way, na may papel at ballpen kayo naka-ready beside you. Dahil napaka-importante yan siya tonight. Okay? So, saglit lang. Ikaw, Bro Raymond, may gusto ka bang ano? Gusto ka bang ikumusta or gusto mo bang batiin yung mga members mo na sa loob ng chat room sa loob ng webinar. So maipo-post na ako saglit. sige. Okay. So good evening sa inyo lahat, no? Good evening. Grabe, nakaka-excite talaga lalo na tong mga months na to, no? Tong mga weeks na to. Kung makikita niyo, daming mga bago, no? Kaya talagang pati kami, no, kahit may mga konting alam kami dito, pero na-excite din kami sa mga nangyayari. No, so hopefully na marami kayong mapulot, no, kasi yun talaga yung goal namin dito. Ba't namin ginagawa to araw-araw, no? Ba't namin ginagawa araw-arawang webinar? Okay, actually dati nag-usap nga kami doon, no, pero sinabi namin araw-araw na, no, dahil para magkaroon ka ng breakthrough just sa business sa ginagawa mo, no? Kasi kung sawa ka na talaga, so ang sawa ka na talaga na puro struggle, puro failure. Okay, ginagawa na namin lahat, no, para at least magkaroon ka ng resulta, okay, para makaalis ka dyan sa struggling phase na yan. May mga makuha kang idea, okay, na para maiuwi mo dyan. Hopefully, no, hopefully makapag-produce sa'yo ng 6 figures na or ng 7 figures dyan sa business mo. So, kamusta nga pala sa mga ka-team ko? Thank you na umaattend kayo palagi at para sa inyo din to, no, para gusto namin i-share sa inyo, no, yung mga nalalaman namin para tuloy-tuloy ka sa business na ginagawa mo para sa pamilya mo, para sa pangarap mo. Okay? So, ilan naman, Sai? So, thank you. Okay. Mute. Okay. Hey, guys! So, ako, excited na ako kasi gaya nga sinabi ni Coach Raymond na this month is really a very exciting month for all of us, especially kung member ka ng community at most of all kung napanood mo na yung video number 1 kagabi. Okay, so ang daming nabaliw, ang daming nagising. Yung sabi nga na isang member ko na nanginginig daw yung buto niya dahil sa sobrang excited niya at yun, na fire up ulit siya at yun, na ano niya ulit yung dreams niya in life, yung pangarap niya para sa kanyang pamilya na magkaroon ng time freedom and financial abundance dahil dun sa napanood niya na video number 1 kahapon. So kung member ka ng team at kung hindi mo pa napanood yung video number 1, make sure na panoorin mo yun ngayong gabi after ng webinar na to. Punta ka lang sa group page natin, private group page. Panoorin mo yung video number 1 at mag-comment ka kung ano yung natutunan mo. Okay? At bukas ulit, may malupit. Okay? May malupit na mangyayari. Okay? So, again guys, sino ba bang nasa loob? O, si Nats? Hi, Nats? Okay, Susana, ayos. Okay na yung pen and paper. So, Rowena, good evening. Imelda, may kapangalan ka pala dito, Raymond, oh. Raymond. Hello, Raymond. Okay.
Good evening, Hernane. Hernane. Hey, good morning, friend. Okay. So, hi, Barry. Okay. So, ngayon, naka 75 attendees na tayo. So, I think na it's okay na mag-start na. And again, if you have family members, friends, mga prospect na gusto nyong i-invite sa webinar, feel free to invite them. Because again, this is the community na natutulong sa'yo, gaya na sinabi ni Coach Raymond, na magbibigay sa'yo ng nutrients, kumbaga, na mag-fuel up sa'yo sa business mo, na magagamit mo talaga sa personal life mo, hindi lang talaga sa business mo. So ngayon, sino excited na matuto ngayon gabi? Okay, before ako mag-start, mag-comment kayo dyan sa comment section sa right side. Comment lang na excited na ako and I am ready. Okay, so i-prepare ko lang yung slides ko for tonight sa inyo guys kasi ako yung mag-share. Kaya ako yung mag-share tonight para sa inyo guys, i-share ko to dahil ito yung para naging breakthrough. Okay, so nagiging breakthrough sa akin this month at gusto ko talaga na i-share to sa inyo kasi since you are part already of my life, nung naging member ka ng community at umaten ka sa webinar na to, mahalaga ka na sa akin, mahalaga ka na sa amin. Okay, so yan, excited na daw si friend. I am ready. Okay, so kayang-kaya yan friend, basta mag-commit ka lang at mag-take action ka, hold on to your dreams. And yun, do everything you can para ma-achieve mo yung dreams na yan. Okay, so yung topic tonight guys, yan, since marami nang nagko-comment, ito, ipo-post ko yung topic tonight and then again, make sure na mag-take notes kayo. Kasi ito talaga yung nakatulong sa akin personally sa life ko and sa venture ko dito sa business na to, sa online marketing. So, yan, pinost ko na yung topic tonight, that is determining your core values to tap into your inner potential. Okay? So, yan yung topic natin tonight and I really hope na may matutunan ka tonight guys kasi ito talaga yung nagiging malaking impact sa akin. Okay, so, yan, saan pa ba? Si Susana, thank you, you're welcome. Tingnan ko lang kung ma-share ko yung slides. Okay, so bro, Raymond, Coach Raymond, nakikita ba yung screen ko? Kitang-kita. Okay, ayos. So, nakita yung Superman. And guys, may reason kung bakit yan yung image na nilagay ko sa slides ko. Kasi, again guys, nung time or nung point talaga sa life ko na na-realize ko na importante talaga or importante pala talaga na alam natin yung core values natin. Doon na talaga ikaw, parang doon ka na talaga mag-evolve, magta-transform, okay? At doon ka na talaga mag-skyrocket sa ginagawa mong business. Or doon ka na talaga totoong magkaroon ng tunay na resulta at consistent na resulta sa kahit anong ginagawa mo. Okay, so again, hindi lang siya applicable sa business but we are going to talk about life right in general. Okay, so yun siya. Wait lang. So, ano ba tong core values na to? So, what is a core value? Medyo nag... Ay! Wait lang guys ha. Anyari? Hello, Raymond. Naririnig mo ba ako? Oo, rinig. Okay. Ipo-full screen mo ba yung PowerPoint mo? Hindi. Medyo nag-hung yung PC ko. Hindi ko alam bakit. Ano nangyari doon? Anyways, guys, challenge. Okay. Challenge is part of the game. Okay, ready tayo. Okay, so ito yung share ko tonight. Hindi na ako mag-slides tonight, guys, ha? Basta may pen and paper kayo na naka-ready and make sure na mag-take notes kayo. Alright? So again, yung topic tonight is determining your core values to tap into your inner potential.
So bakit yung core values? Kasi yung core values gaya ng planet Earth, 'di ba? Yung planet Earth is kung makikita nyo is may pinaka-core siya. So yung core na yun, yung sumusuporta, yung pinaka-main na nagsusuport, parang buo yung planet Earth na yun. Okay? So gaya ng isang apple, okay? So yung apple, 'di ba, kung hihiwain yung apple is may core din sa loob. May core sa loob na nagsusuporta sa kanya para ma-maintain niya yung shape niya. Okay? So parang ganoon, napaka-importante yung core na 'yan para ma-develop mo yung self mo, para ma-maintain mo yung character mo, at most of all para magising mo yung inner potential mo. Okay? So again, you have to realize na lahat tayo is may iba't ibang potential, regardless of who you are, or regardless of saan ka man ngayon, regardless kung ano bang mga skills mo, strategies mo, or techniques na alam mo, you have a different potential. So ano ba tong meaning ng core values na to? Bakit yung core value? What is a core value? Okay, so yung core value, it represent your deeply held beliefs. So, subukan ko lang na mag-screen share. Pa-check lang, bro, kung okay. Okay ba? Ay, kita ba? Hindi. Kita. Okay, so what is a core value? So core value is they represent your deeply held beliefs, your highest priorities, and the fundamental forces that drive your action. So sa meaning pa lang is napaka-importante na talaga, kasi yun yung pinaka main na nagsusupport sa'yo, na tutulong sa'yo para makapag-take ka ng action consistently, at it will determine talaga ano yung uri ng action na magagawa mo. So importante ito, guys, na alam mo yung ano yung core value na dapat mong i-adopt, na dapat mong intindihin, na dapat mong i-program sa self mo. Okay, kasi again, importante na may panghahawakan kang belief, importante na alam mo yung anong gagawin mong action sa ginagawa mong business or even sa life mo. Okay, so bakit ko gustong i-share sa iyo itong topic ngayon, kasi ito, malaking tulong to sa akin, kasi nung time na natap ko yung inner potential ko, nung nag-ano ako ng core value ko is bakit hindi nag-ano? Yun, is nagawa kong mag-level up sa ginagawa kong business. So yung nangyari is I was able to earn around 10,000 pesos sa loob lang ng isang week. Okay, so posible yan siyang mangyari. Basta may core value ka, at yun, basta ito, alam mo yung belief, alam mo yung priorities, at alam mo yung action na kailangan mong gawin that will drive you to do specific things or specific action. So yun nga, I was able to earn 10,000 sa loob ng isang week. So hindi, nagmo-move ang slides or hindi? Hindi, no? Medyo nag-ano siya. Okay. Medyo malabo. Malabo daw. So okay, PowerPoint pa, no? PowerPoint presentation. I-try mo i-PowerPoint present yung ano, slideshow. Yung slideshow. Subukan ko nga yung buong screen na lang. Oo. Bakit kaya? Sa akin naman klaro, eh. Yan, okay. Nakaklaro siya. Pero subukan mo yung slideshow. Para ano? Buong screen na. Full screen? Sige nga. Yeah, slideshow. Yan, okay? Yan, baka mas okay. Pero pa-check nga ng comment. Baka yan, mas okay na siguro yan. Mas clear daw? Okay, yan, mas klaro na siya. Mas klaro. Okay. So yun, guys, nung tinap ko yung ano, yung na-realize ko yung mga core values ko, natap ko yung inner potential ko, na yun, na ano yung belief ko, na kaya ko talagang kumita ng 10,000 in just one week.
So yan yung ano ko, yan yung screenshot ng kinita ko, okay, sa Ignition Marketing sa online business. So kay member ka ng team, okay, posible sa'yo na kumita ka ng ganitong income sa loob lang ng isang week or even more. Okay, basta alam mo lang yung core values na ituturo ko sa'yo this evening. At dahil dun guys, is I was able to generate 100 prospect per day. Okay, plus yan siya, 100 plus prospect per day. Ito, yan siya. Yan yung mga ano, mga nakuha kong leads. So, again, yun yung natulong sa akin nung time na, yun nga, na yung sa core values ko, na talagang nag-increase yung inner potential ko. Okay, so, ano bang two core values na gusto kong i-share sa inyo tonight? So, ito, the two core values to tap into your inner potential, ito yung ano, number one is you needed to be determined. Okay? So, bakit kailangan mo maging determined? Okay, sa gaya ng ano, gaya ito, may share ako na story sa inyo. Yan, yung dalawang yan is pareha sila na isang salesman. Okay? Nagbebenta sila ng TV. TV ha? TV. Pag nagbebenta sila ng TV, pero iba't iba yung pangangailangan. Diba? Lahat tayo may iba't ibang pangangailangan, may iba't ibang pangarap sa buhay, may iba't ibang drive. Kaya ginagawa natin yung business natin. Si gaya din ng dalawang salesman na to, ito, bigyan natin ng pangalan. Ito si John at ito si Berto. John and si John. Si Juan. Juan na lang. Si Juan at si Berto. Okay? So, isang araw is nagkasabay itong si Juan at si Berto na magbenta ng TV sa mga kapitbahay nila. Okay? So, yun. Nagsabay sila na ano, na kumatok na, tao po, TV, benta ng TV, walang down payment, gusto nyo po ba? Parang ganun. So, yung nangyari is, nung pangalawang try nila na magbenta ng TV is, yun, binagsakan sila ng pinto ng ano, ng may-ari siya. So, yung reaction, ito, reaction ni Berto, sabi niya, na grabe naman to, wala nang down payment, ni-reject pa. So, sabing ganun. Tapos yun yung pangatlong katok nila sa customer, yun, sabi nila na TV, walang down payment, ganun. So yung nangyari ulit is minura itong si Berto, minura si Berto at si Juan nung taong binentahan nila. At ayun din, binagsakan sila ng pinto. So yung nangyari, itong si Berto is na-disappoint at na-frustrate. Okay, na-frustrate siya dahil, yun nga, sinabi niya na wala nang ang down payment, ano bang hinahanap nila? Okay? So ito na nga na, tayo na nga nag-offer sa kanila ng TV na walang down payment. Bakit naman ganun yung reaction nila? So dahil sa frustration at dahil sa parang nagpa-apekto si Berto dun sa reaction ng customer nila. So yung nangyari is umiyak si Berto. Okay, kalalaking tao umiyak, no? Umiyak itong si Berto, tapos yun, naglabas ng hinanakit kasi ang dami-dami ng rejection pala na nahaharap nilang dalawa sa pagbebenta ng TV. So yun nangyari after a couple of months ng patuloy nilang ginagawa yung ganong business pag-o-offer na kumakatok sila sa pintuan ng kapitbahay nila, ng mga tao sa loob ng isang subdivision. Pagkalipas na ilang months na ang daming rejection, puros frustration, kaya itong si Berto, yung ginawa niya is nag-give up siya. Okay, nag-give up siya. Pero ang nangyari, itong si Juan, eh hindi siya nag-give up. Hindi siya nag-give up dahil alam niya na kung may kahit isang tao na bibili ng TV niya, nakukuha ng offer niya, ay malaki ang pagbabago na mangyayari sa buhay niya. Okay? So yun nangyari, itong si Juan, kahit na wala si Berto, is pinagpatuloy niya yung business niya. Okay, so patuloy pa rin siya na nag-o-offer ng product niya. Kumakatok pa rin siya sa pintuan ng mga tao. Tao po, TV, no down payment, bili na po kayo. Siya, ako na pong po-process ng document niyo, bili na po kayo. Tapos kahit na ni-reject siya ng mga tao, is patuloy pa rin siyang kumakatok. Patuloy pa rin siya nag-o-offer ng TV niya.
Bakit? Ang tanong bakit? Dahil itong si Juan, napaka-determined. Okay? Napaka-determined sa gusto niyang resulta. Napaka-determined niya sa gusto niyang mangyari sa ginagawa niya. Hindi siya nagpa-apekto, hindi siya nagpadala sa rejection, sa frustration, kahit na ang tagal na hindi nila nagka-resulta magkasamang dalawa. So yung nangyari is, noong isang araw, bumalik ulit si Juan doon sa tao na binentahan niya ng TV, mga alas 10 ng gabi. Okay, binalikan niya. Siya, tao po, Manong, TV, no down payment, sige na, bili ka na. So yung nangyari is sinabihan siya nung customer na yon, ang kulit mo, bakit ba ang kulit-kulit mo? Sabi nitong si Berto, kasi yung nanay ko nagkakasakit, kailangan ko ng pera, kailangan ko makabenta. Hindi ako titigilan at hindi ka bibili sa akin. Ganun. So ganun ka determinado si Berto, ay si Juan, sorry, dahil pala sa nanay niya. Okay? So determined siya sa gusto niyang mangyari, gusto niyang resulta dahil para sa pamilya niya yung ginagawa niya. Okay? So dapat yun din yung magiging isa sa panghawakan natin na core values na kailangan na maging determined tayo regardless of anong mangyayari, regardless na kung kakasimula mo pa lang sa business ngayon, wala ka pang resulta, wala pang pumapansin sa'yo, that's just part of being an entrepreneur. It's just a challenge. Kung kakayanin mo ba yung gagawin mo, kasi pagiging isang entrepreneur is isa talaga siyang patibayan ng loob. Okay? So, kailangan talaga na matibay ang loob mo at determined ka sa goal mo. At kailangan talaga na along the way, every time na gagawin mo yung business mo, isipin mo kung para kanino mo ginagawa yung business na yan. Okay? So yung nangyari sa akin dahil sa naging determined talaga ako na ang dami ko ng nagawang pagkakamali, to be honest with you, ang dami ko ng failures, ang dami ko ng mga strategies na natutunan, pero yun nga, yung parang akala ko wala nang mangyayari. So ganun, ito guys, totohanan na to, yung nangyari kasi is after a couple of months nung nag-join ako sa Ignition Marketing, is wala talaga akong resulta. Yun, so parang naisip ko na yun nga, na magiging isang entrepreneur talaga is a challenge, na marketing is a process, gaya ng shinare ko kanina nung nag-Facebook live ako. Marketing is really a process and being an entrepreneur is also a process. Okay? Process siya na ihuhubog ka kung karapat-dapat ka ba talaga maging isang entrepreneur. Kasi yun nga, patigasan ng loob, patibayan ng loob at kailangan maging matatag ka para sa pangarap mo. Okay? So kailangan maging determined ka sa goal mo, sa income goal mo na gustong ma-reach. Okay? Para sa pamilya mo at para sa mga mahal mo sa buhay. Right? So, yun yung pinakauna. So, di ba sabi ko, dalawang core values lang yung gusto ko na i-program nyo or i-install nyo sa self nyo. Again, guys, ito, i-share ko lang to sa'yo kasi based on my personal story na nag-take effect siya, if hindi mo gusto tong pag-share ko ngayon, it's okay na hindi mo i-apply. But if you think that you need this, then make sure na i-apply mo. Okay? So, yung next na core values is kailangan na maging hungry ka, be completely hungry. Okay, ito ang nakikita niyo sa picture, ayan. 'Di ba napapansin niyo na kung ikaw gutom na gutom ka na tapos ilang days ka na hindi kumakain, umiinom ka lang ng tubig, nung pagpa-fasting. Okay, uso kasi sa church namin yung pagpa-fasting sa Victory. Yung kung ikaw na experience mo nung mag-fasting, okay, na 'di ba minsan nararamdaman mo na after a couple of days na hindi ka kumakain, na nagtutubig ka lang, na parang nagjo-juice ka lang, 'di ba dumarating ang araw na nagugutom ka talaga na kahit anong pagkain na iharap sa'yo is parang gusto mong kainin regardless kung anong lasa. Di ba? Wala ka ng pakialam anong lasa, kung paano ginawa, kasi hungry ka na, gutom na gutom ka na eh. Di ba? Tapos napapansin niyo din yung itong best example dito, yung mga nakikita niyo sa daan, yung mga
pulubi, di ba? So, regardless kung ano yung pagkain na ibinibigay sa kanila, wala silang pakialam kung saan galing, wala silang pakialam kung paano ginawa, wala silang pakialam kung galing sa basurahan. Dahil sa gutom na gutom sila, they wanted to satisfy themselves. Kinakain pa rin nila. Okay? So, sa business na ginagawa mo, parang ganun din, you needed to be completely hungry. Hungry ka dahil dun sa gusto mong mangyari sa life mo. Dahil sa gusto mong makuhang result mo. Okay? So, kailangan lang maging hungry ka at all times, hindi lang maging determined. Okay? So, ang question ngayon is, paano maging hungry? Okay? So, ano ba yan, coach? Paano maging hungry? Okay, alam ko na yan. Eto, how to be hungry? You needed to focus on working in yourself. Okay, so gaya ng pag-gym, kasi ako nag-gym ako ngayon eh. Pero ano na, medyo hindi na siya consistent. Yun, kung ikaw nag-gym, syempre may desired na goal ka kung bakit ka nag-gym. Syempre hindi ka naman magkaka-muscle ng isang session lang, 'di ba? So kailangan maging consistent ka na pumunta sa gym, na i-working sarili mo para makuha mo yung desired na body or desired na na health. Or desired na muscle na gusto mo. Okay, gaya na lang sa picture ngayon. So, gaya sa pagbi-business, guys, kailangan talaga na you needed to focus in working in yourself. Bakit importante yan? Kasi, along the run, ano ba yun? Despite of kung anong business na meron ka ngayon, despite kung anong ginagawa mo ngayon, despite kung anong ino-offer mo ngayon, at the end of the day, the real business is you. Okay? Kasi kahit gano'ng kaganda yung company mo, kahit gano'ng kaganda yung products mo, pero kung hindi mo nimino-working sarili mo para maging better ka, walang mangyayari. Okay? Gaya ng sinasabi ko parate na, regardless of gaano ka katalino, regardless kung mas madami kang alam sa akin, regardless na magaling ka sa math, marami kang skills, marami kang techniques, marami kang parang information, pero kung hindi ka hungry, hindi ka determined, hindi mo minowork yung self mo, is wala pa rin, walang mangyayari. Okay? So again, you needed to focus on working in yourself. Okay? So ito, napakamalaking effect yung quotation na to sa akin. Too many of us never realize our greatness because we become sidetracked by secondary activity. So yan yung sabi ni Og Mandino ng University of Success. Author siya ng University of Success na libro. So totoo guys, ito kasi hindi natin alam dahil sa ang dami-dami nating iniisip na gustong gawin, hindi natin totally nahahasa kung ano yung talaga yung pinaka-specific na kaya nating gawin. Okay, so ito, nung time na nabasa ko to, doon na ako nagpo-focus sa isang skill, which is list building. Okay, kung member ka ng team, kung nag-online marketing ka, siguro familiar ka na doon. Yun sa pag-list building. Ayun, yung parang fino-focus ko ngayon na skill dahil nung nabasa ko tong ano. Kasi once na may focus ka, di ba sabi nga ng ano, isa sa mga webinar namin, I think sinabi to ni Coach Paolo, na kung saan mo ifo-focus yung ano, yung camera mo, yun yung makikita mo parate. Okay, so kung yung camera mo, ang dami-daming fino-focus, hindi mo alam kung saan yung ika-capture. Okay, so magiging blurred yung resulta mo. So parang ganun. So kailangan talaga na kung gusto mong mahasa ang isang bagay, gusto mo talaga na malabas yung pagiging great mo sa isang bagay, yung potential mo is sa isang bagay, is kailangan mag-focus ka lang ng isang skill. Okay, so I know na ang dami-dami natin kailangang aralin. It's okay, but again, you needed to find some things na gusto mong i-focus at aralin. Okay? So, yun siya. So, yung pangatlo na kung paano ka maging hungry is you needed to have the courage to act and to start over again. Okay? So, gaya ng na-experience ni Juan, di ba, hindi siya nag-give up. Kahit na alam niya na ang dami pang mga rejection na kakaharapin niya, kahit na alam niya na madaming objection, okay, but courageous siya na gawin ulit yung mga ginagawa niya,
dahil determined siya at yun nga, dahil may pangarap siya na gustong gawin or gustong mangyari. So, you needed to have the courage to act and to start over again. Ito din, based on my experience kasi na-experience ko na mag-fail sa a lot of network marketing, isang network marketing and iba't ibang small na mga investment. Ang dami ko ng perang na lost almost 70,000 pesos in total dun sa mga investment na yon. Okay? So walang nangyari. So before ako nag-join sa Ignition Marketing is skeptical din ako na tao. Skeptical din ako, ang dami kong iniisip kasi dun nga sa mga past experiences ko. But then again, nung time na inisip ko yung mga pangarap ko sa buhay, kung hindi ako gagawa ng action, is walang mangyayari sa life ko. Okay? So you needed to stand up, you needed to take courage to start over again. Kasi sabi nga, di ba, na matatawag kang courageous talaga once na matuto kang mag-stand up and to face your fear and to face all the failures that you have in the past. Kasi again, your past will not determine your present situation. Okay, so your present situation will be determined by your decision. Decision today, this very hour. Okay, so if you decide to take courage to act and to start over again sa business mo, sa life mo, then you will succeed and you will really be hungry. Okay? So, yun siya. So, yun ang gusto kong i-share ngayon. Ito, so you need to push yourself to go on and you got to set some high standards for yourself. Okay, so don't, wag kang mag-self-pity. Okay? So, huwag kang mag-self-pity, huwag mong sabihin na hindi ko kaya yan dahil wala akong ganito, ganyan, ganyan, wala akong educational na background. Bakit? Mas magaling ba kami kaysa sa inyo? Hindi. Hindi kami mas magaling compare sa inyo. Pare-parehas lang tayo, pare-parehas lang tayo ng level. Okay? So, yung kaibahan lang is, yun nga, na nag-decide talaga kami na i-enhance yung skill namin, which is kaya mo din. Okay? So, tingin nyo ba yung mga successful na mga entrepreneurs ngayon, like sina Henry C., sina Ray Kroc, sina Thomas Edison, sina Albert Einstein, yun. Yun, yung mga taong ganun na kilala nyo na mga successful na tao. Tingin nyo ba naging successful sila agad dahil sa marami silang alam? Hindi. They went through the process. Okay? They went through the process and you needed to push yourself to go on and at the same time, you got to set some high standards for yourself. Okay? So, you needed to remind yourself always sa ganyang bagay. Sabi nga ni Les Brown, if you get into the habit to just being a mediocre, it will become a part of your consciousness. It will begin to reflect itself in your personality. It will begin to damage your psychology and it will become a self-destructing behavior. Okay, so ang lupet, di ba? So, ang laman ng sinabi niya. So, yun siya. And again, mayroon pa pala yung pangatlo, lima to ha, lima. Stop wasting your valuable life and develop a sense of urgency. Okay, so bakit? Bakit? So, always live as if it is the last day of your life. Okay, so, every time na may gusto kang gawin, every time na may kailangan kang gawin, isipin mo parate na this is the last day of your life. Kung hindi mo gagawin ngayon is wala ka ng chance na gawin ulit yun. Okay? So, yun yung parati na mindset mo. Kasi yun din yung palagi kong mindset. Kaya pinupush ko yung self ko na gawin yung mga bagay na kailangan kong gawin. Right? Tapos ito, value each moment that we are blessed with. Kailangan na i-value mo yung lahat ng bagay, lahat ng moment na meron ka ngayon sa business mo, i-value mo yon. At kung may nakita ka na kailangan i-improve, i-improve mo right away. Kung may nakita kang opportunity na tutulong sa'yo na mag-i-improve sa life mo, then grab it right away. Decide, take courage to act, and start over again if you experienced to fail before. Right? If you experienced a failure in the past. Okay? So, yung paano, pa last, is live with integrity and passion. Ito, you needed to be honest with yourself, okay, sa mga potential or sa mga knowledge na hindi mo alam, sa mga
ano pa ba, sa mga kailangan mong malaman about your business, about your life, okay? And always live with passion. Dapat passionate ka sa ginagawa mong business. Live as if it is the last day of your life. Okay? So, stop wasting your valuable life and develop a sense of urgency. So, yung pang-apat is learn the habit or the art of being single-minded. Okay? So, meaning nun is you needed to learn to concentrate. Okay? So, you needed to learn how to focus. You needed to learn how to block things out. Yung tatlong yan. Kasi one idea can change your life. Gaya nga sinabi ko kanina, di ba, na kung yung camera mo is ang dami-dami mong pinufocus dahil ang dami-dami mong gustong aralin, okay? Sa dami-dami ng gusto mong, sa dami-dami ng mga situation or sa dami-dami ng mga places kung saan gusto mong i-focus yung camera mo, so yung mangyari is blurred lahat yung makukuha. Di ba nasubukan nyo na yon yung pag take ka ng picture sa isang bagay, i-move mo, di ba magbe-blurred siya? Okay, so you needed to focus on one idea because again, one idea can change your life. Ito yung pinapractice ko ngayon. Kasi every time na may idea na lumalabas sa isip ko, sinishare ko kay Coach Edward kasi siya yung mentor ko. Kay Coach Edward, sinasabi ko sa kanya kung okay ba ganito, ganyan. Tapos ginagawan ko siya ng paraan para magawa yung idea na yon. Kasi gaya ng ano, siya din yung nag-share sa akin ng one idea. Yung parang, nung time na pumunta kami sa Batangas, yung single idea na sinishare namin. If nag-watch ka ng webinar na yon. So totoo talaga guys, na one idea can really change your life. Okay, so mag-focus ka lang sa idea na yon. Alright, and yung pinaka-last, yan, last na to. If you want something, you got to be relentless. So, anong relentless na yan? Napaka nosebleed naman. Yung relentless na yan is kailangan na mag-persevere ka. Okay? So, kailangan na you have the power to endure kasi the power to endure is the winner's quality. So, we are not losers. Okay? You are not losers, yung mga nag-attend sa webinar ngayon. You are all winners and you needed to install that belief in you. Okay, so yung pinaka-the best na pwede mong gawin para mag-persevere ka, para makuha mo yung mga gusto mong mangyari, gusto mong matutunan, you needed to be surrounded with the people who always smile, okay, who always smile, who got a drive, motivated, high energy, at kung ano-ano pa. Kasi a single negative idea, a single negative thinking can ruin your whole day. Can ruin your life, can ruin your belief. Kaya needed to be careful. Kailangan na i-block mo yung self mo. Okay, so, dapat you needed to learn that. Okay, so, surround yourself with people. And I am so blessed because I have these people na nakikita nyo sa screen ngayon. So, the only girl power. So, ako na yung nag-iisang lalaki sa ano, dyan, sa picture na yan, nung pumunta kami sa Batangas. And I'm really so blessed to have them. Mga powerful minds, mga brilliant minds, brilliant leaders. So, yan siya. Kaya guys, August 27, kung gusto nyong itong sinasabi ko kanina, na kung gusto nyo talaga na be surrounded with this kind of people na nasa harap ng screen nyo, August 27, mag-attend kayo sa live event. Okay? So, and yung ano, yung last na gusto kong iwan sa inyo na ano, na quotation na I hope na talagang i-remember nyo, na you may have all the skills, talent, and knowledge in the world. You may know all the techniques and strategies, but if you don't have your core values to be able to manage and utilize them all, they are all useless. Okay, so I hope na may natutunan kayo sa webinar na to. Stop na yung sharing. Okay, so yun guys, yun yung gusto kong i-share sa inyo today. Yung dalawang core values. Be determined, be hungry, and yung limang kailangan mo para maging hungry ka all the time sa gagawin mong business. Right? So, yun siya. Okay guys. I hope na yun, yung may natutunan kayo sa shinare ko kanina. Okay? And yun lang talaga yung kailangan nyo para ano, para ma-activate or para maging clear sa inyo or para maging powerful yung inner potential mo. Yung core values na yun. Kasi yun lang talaga yung tumulong sa akin
kung bakit ko na-hit yung goal na yon. Sulat ko na lang. Wait lang, Clark, ha? And guys, yun talaga yung nakatulong sa akin para yun, magka-resulta ako sa business ko. Kasi ang dami-dami nagtatanong kung paano ba kumita ng 10K per week or paano ba makuha yung 100 leads per day. Kahit na ang dami-daming training, kung tutuusin, kung isearch nyo sa YouTube, ang dami-daming training na pwede nyo makita about it. Okay? Kasi madami na ding tao na nagkakaresulta ng ganun. Okay? Pero yung ano talaga, yung pinaka-importante is kailangan na alam mo yung core values mo. Dapat na alam mo yung ano yung core values mo para ma-tap mo yung inner potential mo para magawa yung mga bagay na yun. Right? So, yun siya. And guys, if may question kayo, feel free to ask. I'd be more than happy to answer it for you. Okay? So, and I really hope na na-inspire kayo at I really hope na may natutunan kayo sa single na webinar na to. Medyo mabilis tayo ngayon kasi yun, mabilisan lang talaga yung sharing ko ngayon. Kasi yun talaga yung malaking tulong sa life ko. Guys, and again guys, kung hindi pa kayo nakapag-register sa breakthrough event this August 27, naka-discount pa siya. I believe it's 40% discount. Hanggang this month lang of July. Pag August is regular price na siya, mga 5,000 something like that. So, if hindi ka pa nakapag-register, is make sure na mag-register ka na. So, ilalagay ko yung link ng webinar ng ano ng breakthrough event at guys, isa din ako sa magiging speaker. Okay? And yun nga, I hope na makasama namin kayo. So, ang dami-dami yung matutunan na idea dito, guys, na talaga makakatulong sa life niyo. Kaya siya tinawag na breakthrough kasi it will really give you breakthrough sa life or sa ginagawa mo ngayon na business. Especially kung member ka ng community, this will be the breakthrough na hinahantay mo. Okay? So, ayan, i-share ko lang yung link. Yan, i-click nyo yung link na yan at mag-register kayo para sa breakthrough event. And I hope na makasama namin kayo together with the coaches August 27 sa Manila Pavilion malapit sa Ocean Park. Dun guys, yung ticket is available siya dyan sa link na yan. At tingnan nyo lang yung link na yan para sa payment option. And regarding your questions about the topic only. Okay, so topic only lang guys. May iba bang, ito may question si Mark, ay si Clark. Mark, naging M ang CL, shortcut. May iba po bang core values na dapat din i-improve? Yes, madaming core values na kailangan mong i-improve. But then again, itong shinare ko sa iyo ngayon is ito lang yung core values na tumulong sa akin na pwede mong i-program or pwede mong i-install sa self mo. Okay, so don't limit yourself, Clark. So, ang dami pang core values na pwede mong i-install sa self mo. So, kailangan na kilalanin mo yung self mo at kilalanin mo kung ano yung mga kailangan mo sa sarili mo para ma-improve yung character mo, para makapag-take ka ng action sa ginagawa mo. After all, it is you, okay? So, it is you na kailangan mo i-enhance. You are the business, okay? So, always keep that in mind. So, question pa guys. Thanks sa coach. Both. You're welcome. Sino pa bang may question? Yan, may sinabi si Jovelyn. Tama po, push power and message. Yes. Guys, yung ano natin, yung webinar natin, Monday to Friday, open to all. Sa kahit hindi mga members, so pwede kayo mag-invite ng mga members. But ngayon, sa ano,
Wednesday bukas and then sa Friday, private lang siya, exclusive for members dahil sa mangyayaring ano, dahil sa mga important na mga details and important na mangyayari sa loob ng community. Kaya kung hindi ka pa member ng Ignition Marketing ng community at gusto mong ma-take advantage ng mga trainings na yon, yung video serye na sinishare ni mentor ko na si Coach Edward, may chance ka pa na mag-sign up this week. So if you are really determined and hungry na makuha mo yung gusto mong mangyari sa life mo, then you needed to make a way. You needed to take courage to act. Okay? Take courage to act. And then again, kailangan na i-value mo yung life mo at wag kang mag-ano, you have to have a sense of urgency. Okay? So live it as if it is the last day of your life. Right? So you're welcome. Thanks, Coach. You're welcome, Jesseline. You're welcome, Imelda. Si Susana, may interesting na question. Sa isang katulad kong MLM, tapos ngayon I am member ako, kailangan po ba na nasa isa lang ako mag-focus? That's a good question and thank you for that question, Susana. So sa Ignition Marketing kasi, may dalawang options ka. Either ipopromote mo yung products natin para kumita ka ng commission, or pwede kang maging user lang, or gamitin mo yung mga training products natin para i-improve yung business mo. Yung idea behind yung sa OPT natin. Okay, so again, Susana, magfo-focus ka sa pag-provide ng result. Okay, so doon ka mag-focus, pag-provide ng result sa business mo. So, paano mo magagawa yun? Since member ka na ng Ignition Marketing, yung gagawin mo is panoorin mo yung training sa online prosperity training kasi yun yung tutulong sa business mo para turuan ka paano mag-market online ng business mo. And at the same time, kung gusto kang, may mga members ka na gustong turuan, pwede mong i-offer yung products mo. Since ikaw yung nagiging testimonial na nag-take effect sa'yo, i-offer mo yung product mo, at dun, kikita ka ng commission pag bibilhin na yung product mo. Okay? So, yun siya. Yung focus. Coach, may question si Bru. Sino yan? Si Bru Amasa, yung live streaming about sa breakthrough event. Okay. Sige, may question si Bru. Ayan, about live streaming, no, sa ating breakthrough event sa August 27. Okay, thank you for asking that. And sa ngayon, ang kaya nating may offer para dun sa breakthrough event ay recorded replay. So, mai-offer natin yon after nung event. Okay, pero sa ngayon, ilan talaga, no? Yung mismong live ticket events, yung mismong makakapunta ka dun sa event, makaka-attend ka ng seminar, or bilhin mo yung recorded replay. Yung dalawa na yun, sa ngayon, yun pa lang yung option natin. Okay, pero hopefully, sa mga next events, no? Sa next events, every 3 months, magkakaroon tayo ng mga live seminar events. So, hopefully, sa mga next events, magawa nating makapag live streaming. Live streaming para dun sa mga members natin na nasa ibang bansa. Kasi gusto talaga namin magkaroon ng live streaming, no? Pero isa sa mga challenge kasi yung internet connection sa Pilipinas, no? And pangit naman kung live streaming tapos pixelated yung video, no? Tapos kita mo hindi ganun yung ideal na quality na gusto nating i-provide pagdating sa live stream. So hopefully, no? Hopefully magkaroon ng magandang pagbabago sa internet natin, and hopefully sa mga next event ay makapag-provide tayo ng live streaming. And pero sa ngayon yun lang, no? Yung live event experience o kaya naman yung recorded replay, no? Recorded video. Okay? So may mga other questions pa tayo. Siguro ihabol na natin 'to. Magkano po yung recorded replay? Wala pa sa ngayon, no? Wala pang price, pero i-announce namin 'yan once na maging available na siya. Okay? Ito may question si David. Is learning something like
Is learning something like what you read in book is part of a core value? Okay mo, ang question niya yata ito sa'yo, Sai, no? Regarding dun sa topic mo, tama ba? Pero sa atin, tinuturo natin yan, no? Even sa ating freedom pledges. Sa freedom pledges, isa sa mga pledge doon o yung pangako, yung commitment po sa sarili mo, kung talagang committed ka sa success mo, ay mag-consume ng mga information, ng mga bagong knowledge na related about success, about business, about marketing on almost daily basis. No, yun yung isa sa mga core, no, core commitment, no, na gusto nating i-instill sa mga members natin dahil napaka-importante yun. So, mong dagdagan yun, Sai? Yung coach, yun din. Kasi yung pag-read ng books, yes, it will add up to your core values. But then again, depende sa objective mo yun. Kasi ang dami-daming klase ng libro dyan, pero kung kahit anong libro pa yung binabasa mo, pero hindi naman makakatulong sa pag-build ng core value mo sa objective mo, is hindi pa rin makakatulong yun. Okay, so yung ginagawa ko kasi is dinedetermine ko kung ano yung kailangan kong i-enhance na gusto kong i-install ko as my core value at pumipili ako ng libro kung ano yung mga kailangan ko na related doon. Example, yung focus ko ngayon is about mindset. So I chose some books about mindset. So doon kay T.R. Ecker, if you're familiar with him. So yung Creators of the Millionaire Mind. So yan siya. Yung binabasa ko ngayon. At also, yung isa sa mga binabasa ko is about leadership. Yung ano, thank you kay Resty kasi yung book na binabasa ko or yung ano, yung e-book PDF is yung ano din, yung binabasa din ni Resty about leadership. So yun yung mga gusto kong install sa self ko. But then again, it will help you but depends upon the objective that you wanted para ma-determine mo yung specific na books na kailangan mo. Okay? Okay. Ito may question si Pastor. Pastor Vergara, how can we defend IM from those who say that it's a scam? No? Una, ang gagawin mo kapag may nagsabi na scam yung ginagawa mong business pero alam mo naman na legitimate siya, no? Sasabihin mo muna, ang gagawin mo pala muna ay mag-agree ka. Ay mag-agree ka. Anong i-agree mo? Mag-agree ka sa concern niya. Okay, dahil normal lang and valid yung ano, yung point na okay lang maging skeptical ang isang tao. Okay? Sa panahon ngayon na napakaraming lumalabas sa TV, okay lang talaga na maging skeptical ang tao. So sabihin mo sa kanya, I understand and I agree na tama yung ginagawa mo, tama yung medyo skeptical ka. Okay? Tapos after mo mag-agree sa kanya, tanungin mo kung ano ba yung ibig niya sabihin. Kung for example, sinasabi niyang scam, no? Tanungin mo siya kung paano niya nasabing scam, no? Kumbaga, laliman mo, no? Yung pagkakaintindi, baka malay mo, meron lang siyang bad experience about sa mga business opportunities, no? Kaya siya nagre-raise ng ganung question. Okay? And alamin mo kung anong punot dulo ng concern niya na yon. And kung talaga namang legal yung opportunity, for example sa atin, no, mapapresent mo naman talaga sa kanya at mapapatunayan mo sa kanya na legal yung company, no. And ang second question, ang answer ko doon is sa lahat ng bagay mayroong mga skepticals, mayroong mga negatives. Okay? And talagang kasama talaga 'yon, no? Lalo na sa business model na ginagawa natin, talagang mayroong mga ganong klase ng tao. Okay? And sa totoo lang, Pastor, alam mo, mauubos lang at masasayang yung oras mo kapag nag-focus ka dun sa pag-intindi sa kanila. Okay? Kasi ang much better na maging focus mo ay mag-focus ka dun sa mga tao na may open mind. Okay? Doon ka mag-focus. And yun yung mga targetin mo in your marketing. Okay? And, ayun. It will drain you eh. No? And they cannot hurt you kung talagang tama naman yung ginagawa mo. Wala kang ginagawang masama. Kung talaga namang malinis yung intention mo, you are a good people, or you are a good person, no?
wala silang harm na magagawa sa iyo. No? Kasama natin si Lord. Okay? Ayun, sabi sa ayun nga, by the way, how can we answer those say that I am is a scam? Sabi, mag-agree ka muna sa kanya, no? Agree. Mag-agree ka na okay lang maging skeptical. Kasi skeptical 'yun eh. I understand, okay? Sabi mo, I understand your yung pagiging skepticism mo, no? Pero tanungin kita, paano mo nasabing scam? No? Paano mo nasabing scam? Alamin mo muna kung ano, yung punot dulo ng question na yun. Most of the time, yung person na yun, it's either uneducated about sa business model na ginagawa natin, o kaya naman meron siyang previous bad experience. Okay? Meron siyang previous bad experience. So kung ganun, kung uneducated siya sa business model na ginagawa natin, all you need to do is educate them. Okay, educate them. Huwag mong pilitin, huwag mong saksakin ng ano, hindi to scam, huwag ganun. Kasi lalo ka lang mahihirapan, lalo ka lang magsasayang ng oras. Okay, kung willing silang ma-educate, kung talagang gusto nilang kumita, pero may pagdududa lang sila, gusto nilang matutunan, no, doon, yun yung perfect opportunity para i-educate mo sila. Okay, kaya naman kung may previous bad experience sila, explain mo, gumamit ka ng analogy. Ito, isa sa mga favorite kong technique. Gamit ka ng analogy. Anong analogy? Kanin. No? Paano mo gagamitin yung kanin? Ganito yun. Minsan, kapag sumubukan ng kanin, mapapasok ka. No? Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka nakakain ng kanin. Lalo na kung mahilig kang kumain sa mang inasal. No? O kaya lalo na kung Pilipino ka. So, ibig sabihin, minsan may mga ganun talaga eh. Okay, nasalihan mo isang company na talagang scam. No? Nangyayari talaga 'yun. Mayroon talaga mga company kahit anong industry, kahit anong business type, business model, mayroon talaga mga scam. May scam na doktor, may scam na teacher, may scam na politika, lahat may scam eh. Mayroon ding scam na mga business opportunity. Bakit? Kasi kapag ang isang concept, ang isang idea is powerful, no? For example, network marketing, internet marketing, which is very very powerful idea, very very powerful concept, meron talagang mga tao with bad intentions, no? Ang magte-take advantage diyan. Okay? So 'yun yung kailangan nating unawain. Okay? And the way we handle that is either by educating them, okay? And letting them know na talagang meron talagang mga taong may masamang intention kahit saan ka pa pang pumunta. Okay? Pero meron din mababait. Meron din mga legit. Meron din mga gumagawa ng tama. Okay? So, ganun siya. So, ano pa ba? By the way, bago tayo mag-isang oras na pala tayo. By the way, dun sa mga hindi pa nakakapanood nung film showing natin kahapon, na yung video 1 sa mga exclusive members natin, uploaded na po yung ating video number 1 na ang pamagat ay Millionaire Master Plan, no? And kung makikita nyo dyan, napakarami ng likes, napakadami na rin comments, 150 comments, 236 likes, and sobrang nakakatuwa yung mga feedback ng mga ating mga members dito, no? Yan. So, yan. Panoorin nyo yan. Kung sakaling hindi nyo pa napapanood yan, puntahan nyo lang yung ating group page. Yung ating members group page dito sa, yan. Binigay ko yung link dyan sa chat box. I-click nyo lang yan para mapanood nyo. And sa ngayon, it's for members only. No? Itong video na to. So, sa mga members natin, i-check out nyo na yan. And para naman dun sa mga gustong umaten sa ating breakthrough event this coming August 27, make sure, no, siguraduhin nyo na kung nagpa-reserve na kayo ng ticket, no, kaya naman kung gusto nyo bumili ng ticket, gusto nyo maka-attend, gusto nyo magkaroon ng massive breakthrough this year, make sure na makapag-avail kayo before the discount, no, 40% off will be gone in 12 days. No, 12 days na lang and 10 hours and 0 minutes. And 13 seconds, 12 seconds, 11 seconds ang natitira
at mawawala na yung 40% off. Okay? Tataas na naman yan. No? Tumaas na nga yan yung last time. No? Pero ngayon, tataas na naman in 12 days. Okay? Pero kung gusto nyo maka-attend dyan, gusto nyo magkaroon ng massive transformation, massive breakthrough this year sa business nyo, make sure na i-avail nyo yung ticket nyo. Okay? And make sure na umattend kayo doon. And siguro bago natin tapusin yung webinar, kanina may binabasa akong libro, no? Ang title ng libro is Resolve. Resolve. Ang sabi doon, meron dong isang bishop, no? Meron dong isang bishop na namatay. No? Itong bishop na to, meron siyang iniwan na letter na sulat, no, bago siya mamatay. Ang sabi niya doon sa sulat niya, I want to change the world. Nung bata pa lang ako, nung mataas pa yung pangarap ko, I want to change the world. Gusto niyang baguhin yung mundo. Gusto niyang magkaroon ng malaking impact sa buong mundo. Pero nung habang tumatanda na siya, no, medyo nabawasan yung pangarap niya. Medyo lumiit. Sabi niya, I want to change my country na lang. Yung bansa na lang niya. Yung gusto niyang magkaroon ng malaking impact. Tapos nung lumagpas na siya sa pagiging teenager, no? Nakita niya yung reality ng buhay, medyo lumiit na naman yung pangarap niya. Sabi niya, gusto ko na lang magkaroon ng pagbabago sa pamilya ko, no? Sa pamilya niya na lang. Okay? Tapos, nung tumanda na siya, nung medyo matanda na siya, lalo lumiit yung goal niya, yung pangarap niya. Sabi niya, sana magkaroon na lang ako ng change sa sarili ko. Okay? And then, nung bago siya mamatay, nung nandun na siya sa deathbed niya, no, doon sa higaan niya, no, bago siya mamatay, sabi niya, doon sa sulat, sinulat niya mismo, no, kung nag-effort lang sana ako na magkaroon ng change sa sarili ko, no, kung nagbigay ako ng effort na baguhin yung sarili ko, nung bata pa lang ako, baka sakali, no, nagkaroon ako ng impact at ng change dun sa pamilya ko. Baka sakali na impluwensyahan ko yung bansa ko. Baka sakali na impluwensyahan ko pa yung buong mundo. No? So ikaw, kung gusto mo magkaroon ng change, no? Sa future mo, sa pamilya mo, no? Start with you. No, start with you. Start with yourself. No? First, kailangan ikaw muna yung magkaroon ng transformation. First, ikaw muna yung kailangan magkaroon ng massive change. First, ikaw muna yung kailangan magkaroon ng breakthrough kung gusto mong magkaroon ng massive change and transformation sa buhay mo, sa surroundings mo. No? Magsisimula ang lahat sa'yo. Okay? So yon, if you want change, if you want transformation and breakthrough this year, make sure na magkita-kita tayo sa breakthrough event. Okay? So guys, thank you so much. And Coach Cyril, see you then sa breakthrough event. And thank you so much sa pag-share ng napaka-valuable na topic for this evening. And magkita-kita ulit tayo bukas. Na bukas, by the way, release ng video number 2. Okay, so again, guys, good night. And good evening. Any final message, Coach Cy? Yung guys, I hope na kung nag-take notes ka man at yun, i-apply mo yun sa ginagawa mo ngayon, even sa life mo. Kasi again, gaya na sinabi ni Coach na change starts with you. Okay? So it's from the inside and out. Once na magbago yung sarili mo, then lahat ng surrounding mo, magbabago yan lahat. Okay? So yun na yung gusto kong i-share, Coach. And thank you so much. We really appreciate your time for being here, for attending this webinar. And I hope, guys, na makita ka namin bukas. Napaka-exciting na night. Tomorrow, it's a date, okay? Hanggang sa Friday, hanggang sa next week. Alright? So, see you, guys. Thank you. Bye.